Hi guys, welcome to my channel, The Helper's Library po. Don't forget to subscribe. Naka 1,000 subscribers ka na. Na-reach mo na yung 4,000 watch hours mo. Ready ka na para mag-apply ng monetization sa YouTube. Pero yung account mo, ready na ba? Sinubukan mo na bang chinek? Baka may copyright claims ka dyan. Or, baka yung may video kang hindi sa'yo. Yung bang reused? Mga Creative Commons na dinownload mo from YouTube at inupload mo sa YouTube. Ay nako kaibigan, i-delete mo na yung mga reuse content mo at yung mga copyright mo, check mo muna at pagkatapos, i-mute mo. Alam mo ba, jam na jam ka babagsak kay Tatay YouTube. Hindi yan parang pagkain na kapag gusto mo, isusubo mo kaagad. E paanak mo mainit, idinapaso ka. Hindi yan parang crush mo. Nakapag-crush mo na, ningitian mo na. Ano akala mo? Crush ka rin niya. Huwag kang umasa. Ngayon din po kay Tatay YouTube. Hindi dahil na-reach mo na yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Mamamonetize ka na. No, no, no. Nire-review po nila yung mga account natin. Chine-check nila kung bang mga views natin ay legit or hindi. Ang mga subscribers natin, ganun din po. At, most of all, chine-check po nila yung mga videos natin. Chine-check nila kung yung videos natin are used content or sariling gawa natin. Alam nyo ba guys na mas madaling ma-approve ang mga videos na sariling gawa natin? Kung wala kang maraming videos, mag-livestream ka na lang. Pero nungka, wag na wag kang mag-download ng mga Creative Commons YouTube videos at i-upload mo rin sa YouTube channel mo. Ay, wag na wag! Kasi po, ganyan po ang nangyari sa akin dati. Ang daming trending, BTS, Blackpink, noko! Yan po ang mga dinownload ko sa Creative Commons. At then, ini-upload ko sa YouTube channel ko. Diyos ko, ang views umaatikabo, libo. Dumami yung subscribers ko. Excited, nag-apply ang kunyang. Wala pang 24 hours, lumabas yung email. Dumating yung email. Unaccepted. Kasi nga, reused content. Yun pala ang unang nire-review ni YouTube. Nire-review niya kung ano yung videos natin na may mataas na watch hour. Tapos, yung mga videos natin na pinakamaraming views. Kapag nangyari na ang yung mga reused content ay ang mga may mataas na views at mataas na watch hour. Ha ha ha! Huwag ka nang umasa, dai! Kaya hanggang ngayon pa lang, habang maaga pa, delete mo na yung mga reused content mo. Kaya ang advice ko po sa inyo, pag na-reach nyo na yung 1,000 subscribers at tingin nyo na-reach nyo na yung 4,000 watch hours nyo, bago kayo mag-apply, check nyo muna ang inyong mga videos. Check nyo yung copyright claims. Remember, those videos with copyright claims, mute lang po yan. Huwag na pong i-delete. Sayang po ang views niyan at sayang din ang watch hours niya. At pati yung mga subscribers na na-accumulate ng videos na yan, pag dinilit niyo po siya, mawawala rin po siya. Then magtataka ka, bakit bumagsak yung subscribers mo? Kasi nga, dinilit mo po yung video kung saan sila nag-subscribe. Yun po yun. Tapos kung may used content ka po, dinilit mo na lang po. Pero ang mangyayari po sa mga used content mo na dinilit mo, mawawala po ang kanilang watch hour, views, and also po yung mga subscribers na nag-subscribe din po sa iyong reused content. Kaya habang maaga, bago mag-apply, para di ma-disapprove, i-delete nyo na bago kayo ma-disapprove pag nag-apply kayo. Kasi, after nyo pong ma-disapprove at mag-re-apply kayo, mahirap na pong bumuo uli ng another 4,000 watch hours. Alam nyo kung bakit? Kasi po, pag nakapag-apply ka na minsan kay Tatay YouTube, bawat galaw ng iyong account, nahi-check na niya yan. Ilang beses kaya ako napalo? Napalo ako ng 500 watch hours bago ako nag-reapply. Diyos may sakit sa ulo. Bakit kaya? Kaka nga. May mga videos akong dinilit niya. Ayun, umapila si kunyang. Binalik. Yun na lang, watch hour ko, hindi binalik. Mga videos ko lang po ang binalik ni Tatay YouTube nung nag-apila ko. Dinilit niya kasi daw sa wanda po siya. Parang may fake engagement siya. Kasi nga po, replay ako ng replay sa aking cellphone. Pero yun lang po, umapil ako, pero binalik naman po niya. So po, advice ko lang po, check your videos.